muna ang mga panaderya dahil sa mataas na presyo ng asukal at harina. Ang isang sako ng washed sugar pumapalo na sa 2,200 pesos mula sa dating 1,800. Ang harina naman na nasa 720 pesos dati ay 980 pesos na ngayon. Sa isang bakery sa Baclaran, binawasan na muna ang 5 gramo ang orihinal na timbang ng kanilang tinapay para lang di magtaas ng presyo at mahikayat pa rin bumili ang kanilang mga suki. Una nang sinabi ng Sugar Regulatory Board Administrator Hermine Hildo Serapica na walang shortage sa supply ng asukal pero epekto umano ito ng bagyong Odette. Itinanggi ng United Sugar Producers Federation o UNIFED na may kakulangan ang supply ng asukal sa bansa dahilan para maglangkat ang gobyerno. Katunayan, sinabi sa teleradyo ni UNIFED President Manuel Lamata na tambak ang supply sa 20 sugar mills, lalo't sugar milling season ngayon, kaya walang rason para magangkat pa ng asukal. Hindi rin anya totoong maraming sugar mills ang naapektuhan ng bagyong Odette na sinasabing dahilan ng pag-aangkat. Katwiran pa ni Lamata, tumama ang bagyo sa southern part ng Negros Island at isa lang anyang sugar mill ang naapektuhan ng bagyo, pero nakarecover na nito ngayon at nag-ooperate ulit. Sa bahagi po ng Kabangkalan sa Negros Occidental, nasa 20,000 hanggang 25,000 hektarya lang mula sa sinasabing 480,000 hectares na taniman ng asukal ang naapektuhan ng bagyo, pero nakarecover na rin ngayon. Ngayon ni Lamata, may nagmamanyobra sa pag-aangkat ng asukal at posibleng may nag-hoard ng supply. Ihamon ko sa kanya po. Okay. Ipa-survey natin na nandyan kayo as testigo. Kung wala laman ang mga ang bodega natin ng asukal po, aalis ko dito sa bansa. If there is no supply, prices will go up. Correct. Opo. Eh bakit ang daming supply? Eh bakit tumaas? Somebody is making something bad. Doing this. There is somebody manipulating this. And I suspect big industrials are doing this. Is it possible though, Mr. Manulet, na meron pong nag-hoard ng supply ng asukal? May posibilidad 'yan.